Ang barko ay sumunod sa hangin, ang hangin ay sumunod sa barko, at sa buong biyahe, kalmado ang hangin at mga alon, kaya nakarating kami sa Yangzhou makalipas ang 5 araw nang walang insidente. Napansin ni Gao Feibao na may ngiti na sa Yuzhou, si Cheng Delay ay nakasuot din ng ganoong kasuutan. Sinagot ni Cheng Delay si Gao Feibao, binibigyang diin na sila ay mga maharlika mula sa Hilaga. Iminungkahi niya na ipakita ang pananaw at kariktan. Binanggit niya na hindi dapat sila magmukhang mga probinsyano na magdudulot ng kahihiyan sa kanilang sarili sa lungsod. Gayunpaman, nagtanong si Gao Feibao kung kaya ba nilang magkaroon ng pananaw at kariktan, at kung wala sila nito. Hindi nagpatinag, pinayuhan siya ni Cheng Delay na magpanggap. Sa masiglang pantala ng Yangzhou, sa gitna ng maingay na kapaligiran, isang matandang lalaki ang nagpuri kay Lu sa kanyang kasipagan at nagtanong tungkol sa kanyang kalagayan. Ngunit binaliwala ni Lu ang pag-aalala ng matanda at agresibong humingi ng pera mula sa kanya, inaakusahan siya na hindi nagbayad para sa buwan. Pinilit niyang malaman kung magkano ang kinita ng matanda sa araw na yun at sa pilitang gustong kunin ito. Pinagtanggol ng matanda ang kanyang sarili, ipinaliwanag na nagbayad na siya kahapon. Tinanong niya kung bakit muling humihingi ng pera si Lu. Gayunpaman, sumali ang isa pang lalaki, hindi pinansin ang pahayag ng matanda at may masamang ngiti habang pinipilit na ibigay ang pera. Nang ipinaliwanag ng matanda na wala siyang kahit isang kasing, hindi pinansin ni Lu at ng kanyang mga kasamahan ang kanyang mga salita at sa pilitang hinayla siya palayo. Sumagot si Lu nang may inis, tinawag siyang isang dukhang bastardo at sinabihan siyang umalis at huwag hadlangan ang kanyang daan. Samantala, pinaalalahanan ni Cheng Delay ang kanyang grupo na tawagin siyang prinsipe paglabas nila ng barko, binibigyang diin na sila ay mga maharlika mula sa Hilaga at kailangang iwan ang kanilang mga gawi bilang bandido mula sa bundok at umangkop sa sibilisado at magalang na kapaligiran ng Yangzhou. Napansin ni Lu si Cheng Delay at ang kanyang grupo na bumababa mula sa kanilang barko at hinarap sila pagdating nila. Tinanong niya kung ito ba ang unang beses nila sa Yangzhou at kung pamilyar sila sa mga patakaran ng lungsod. Ipinakilala niya ang kanyang gang, ang Cao Gang, at binigyang diin na ang mga pumapasok sa kanilang teritoryo para sa negosyo ay kailangang sumunod sa kanilang mga patakaran. Pinaliwanag ni Su Ying sa grupo ni Cheng Delay ang impluwensya ng Cao Gang, na nagmula sa kanal, at laging may ganitong grupo ng mga tao na nagtitipon sa mga pantalan sa buong mundo upang pagsamantalahan sila. Dagdag pa rito, gumagamit sila ng mga kutsilyo at pamalo upang sakupin ang kanilang teritoryo at nakipaglaban sa isa pang gang. Pinaghihinalaan na si Lu ang namamahala sa pantalan na yon, mga dumadaong na barko, mga tagapamagitan na nagnenegosyo, masisipag na manggagawa, at mga nagbubuhat ng sako. Nilinaw niya na maging ang mga pulubi ay kailangang magbigay ng bahagi ng kanilang kinita sa Cao Gang. Kinilala ni Shenji ang presensya ng Cao Gang, tinawag silang mga kaibigan. Nagsimula siyang humingi ng paumanhin sa anumang abala na kanilang nagawa. Ngunit bago niya maipagpatuloy ang kanyang pagsasalita, agresibong pinutol siya ni Lu. Sarkastikong tinanong ni Lu si Shenji, sino raw ang mga kaibigan nila at saan ang galing iyon. Tahimik lang siyang tiningnan ni Shenji na may blangkong mukha. Ipinahayag ni Lu na ang Cao Gang ay laging kumukuha ng 10% ng mga kalakal bilang bahagi nila. Dagdag pa niya na ang Cao Gang ang nagdedesisyon kung sino ang maaaring magbenta ng kanilang mga kalakal at sino ang hindi. Nagtaka si Shenji sa konsepto ng decimation. Nagtatanong kung ibig sabihin ba nito na 10% ng kanilang mga kalakal ay mapupunta sa Cao Gang. Gayunpaman, pinutol ni Cheng Delay at matapang na tinanong kung ano ang mangyayari kung tatanggihan niyang sundin ang mga patakarang ito. Pinanindigan ni Lu ang mga patakaran sa pagsasabing hindi maaaring pahintulutan ang mga tao at kalakal na bumaba ng barko nang hindi sumusunod sa mga patakaran. Nagpahayag siya ng hinala na maaaring may nakatago sa ilalim ng kanilang barko, tulad ng mga bandido sa bundok o mga pirata. Dagdag pa ni Lu, na may ngiti sa mukha, na ang Cao Gang ang nagbibigay ng proteksyon at katatagan. Sumagot si Cheng Delay nang may kumpiyansa, ibinabasura ang mga patakaran bilang simpleng pagnanasa sa pera. Sinabi niya na madali siyang makakapagbigay ng sapat na pagkain at inumin para sa panghabang buhay gamit lamang ang ilang dates mula sa kanyang mga daliri. May ngiti sa mukha, inimbitahan ni Cheng Delay si Lu na tingnan ng mas malapitan, nangangakong ipapakita sa kanya ang isang kayamanan.
Nagkomento si Lo sa anyo ni Cheng Delay, napansin na nakabihis siya na parang biglang yumaman. Ngunit ipinahayag niya ang pagkagulat na tila pamilyar si Cheng Delay sa nangyayari doon. May ngiti sa mukha, sinabi ni Lo na hindi niya alintana kung alam man ni Cheng Delay ang mga patakaran at tinanong siya kung ano ang dala niya. Inimbitahan ni Cheng Delay si Lo na tingnan ng mas malapitan na may ngiti sa mukha. Sa nakakagulat na pangyayari, hinugot ni Cheng Delay ang kanyang mga espada at mabilis na inatake si Lo. Tinaga siya sa lalamunan sa isang iglap. Natamba si Lo sa lupa na ikinagulat ng kanyang mga kasamahan sa gang at ng grupo ni Cheng Delay. Nagulat si Nagao Feibao, White Wolf, at Shenji sa hindi inaasahang marahas na kilos ni Cheng Delay. Hindi maunawaan ni Gao Feibao ang kanyang mga aksyon sa kabila ng kanyang naunang pagbibigay diin sa sibilisasyon, pagiging magalang, at pagkagalante. Nagmuni-muni si Shenji sa nakaraan ni Cheng Delay bilang isang bandido sa Toad Village at napagtanto na hindi pa siya naging ganoon. May kumpiyansang inihayag ni Cheng Delay ang kanyang pagdating, ipinahayag ang sarili bilang prinsipe opa at ipinahayag ang kanyang awtoridad na magtakda ng mga patakaran para sa lugar. Sumagot siya sa komento ni Lo tungkol sa kanyang kasuutan, ipinahayag ang kanyang pagkagalit at ibinunyag na ang balabal na suot niya ay binordahan ng kanyang asawa. Nagtanong si Su Ying na interesado tungkol sa asawa ni Cheng Delay. Bigla, ang nakakagulat na balita ng pagpatay kay Lu Ziye ay mabilis na kumalat sa mga tao sa pantalan. Tinanong ng mga tao kung sino ang namatay, at sumagot ang iba na si Lu Ziye ng Kaogang ang pinatay. Ang ilan ay hindi makapaniwala na may maglalakas loob na patayin siya sa teritoryo ng Kaogang, habang ang iba ay nagalak, nararamdaman na si Lu Ziye ay nararapat ito at dapat nang namatay noon pa. Habang nagkakagulo, dumating ang natitirang mga miyembro ng Kaogang sa pantalan at pinalibutan ng grupo ni Cheng Delay. Si Liu Ji, na nakatayo sa likod ni Cheng Delay, ay nanginig sa takot. Ngunit pinakalma siya ni Cheng Delay na huwag matakot. Isang miyembro ng Kaogang ang humarap kay Cheng Delay, tinatanong kung saan siya nanggaling at kinokondena ang kanyang pagpatay ng tao bago pa man makababa ng barko, itinuturing itong barbaro. Bilang tugon, matapang na hinamo ni Cheng Delay ang miyembro ng Kaogang, hinihingi na malaman kung sino siya. Ipinakilala ng miyembro ng Kaogang, si Li Jiaming, ang kanyang sarili bilang representante ni Lu at sinabing naroon siya sa utos ni Master Sun upang ayusin ang mga bagay doon. Si Cheng Delay, na hindi na impress, ay minamaliit si Li Jiaming sa pagtatanong kung kwalipikado ba siyang makipag-usap sa kanya at ipinahayag ang pag-ayaw sa lugar na walang nakakaunawa ng mga patakaran sa Yangzhou. Frustrated na tinawag siya ni Li Jiaming sa galit, tumindi ang tensyon nang tawagin ni Li Jiaming ang paghihiganti para kay Master Lu, na naging dahilan upang ipakita ni Gao Feibao na handa siya, habang tinanong ni Zhang Fei si Zilong kung gagawin niya ito sa pagkakataong yun. Habang ang iba pang miyembro ni Cheng Delay, na nasa barko, ay naghanda ng kanilang mga pana, handa na makipaglaban. Gayunpaman, si Cheng Delay, na ngayon nagpapahayag ng kanyang bagong paniniwala sa Budismo, ay nagsabi na ayaw nilang magdulot ng higit pang nakamamatay na karma. Nagpakita ng masayang mukha si Liu Ji habang hinaplos siya ni Cheng Delay. Pinag-isipan ni Li Jiaming ang katapangan ng grupo ni Cheng Delay, na pagtanto na pumatay sila ng walang pag-aatubili, at nagpa siya ng may pag-aatubili na hayaan silang dumaan. Iniinsulto ni Cheng Delay si Li Jiaming bago humingi na ituro sa kanya ang pinakamagandang inn sa Thousand Boat City, na naging dahilan upang mainis si Li Jiaming, iniisip na masyadong madaldal si Cheng Delay at nagtatanong kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, diretsyong sumagot si Li Jiaming na nasa Yuyang Tower yun, tinanong si Cheng Delay kung bakit siya nagtanong. Kalma na sumagot si Cheng Delay kay Li Jiaming na magpapahinga siya sa Yuyang Tower sa araw na yun at inutusan si Li Jiaming na papuntahin ang kanilang pinuno sa kanya sa gabing iyon. Bagaman galit, kinilala ni Li Jiaming ang kasuutan at kilos ni Cheng Delay na tumutugma sa mga maharlika mula sa hilaga at ang mga sanay sa digmaang mga sundalong kasama niya. Ayaw man, pinayagan niya silang dumaan, ngunit ang isa sa mga miyembro ng gang ay nagpahayag ng pag-ayaw tungkol sa pagkamatay ni Master Lu. Inihayag ni Cheng Delay sa kanyang grupo na sila ay bababa na ng barko. Gayunpaman, pinigilan siya sandali ni Li Jiaming at sinabi na pumatay siya ng isang miyembro ng kanilang Kaogang. At may kakausap sa kanya tungkol dito. Nagtanong siya ng pangalan ni Cheng Delay. Ipinakilala ni Cheng Delay ang kanyang sarili bilang Opa O Fade,
na iniwan si Li Jiaming na inuulit ang kanyang pangalan. Tinanong siya ng isa sa mga miyembro ni Li Jiaming kung ano ang gagawin nila at frustrated na nagtanong kung hahayaan na lang ba nilang umalis si Cheng Delay ng ganoon. Inutusan ni Li Jiaming ang kanyang mga miyembro na iulat ang nangyari kay Master Sun at ipinahayag ang determinasyon na hindi hayaang makalusot ang grupo ni Cheng Delay. Karamihan sa mga sundalo ni Liu ay nanatili sa barko upang bantayan nito, at ang mga taong bumaba ay pumunta sa tore ng Yuyang upang manirahan. Hinati ang lahat upang maghanap ng mga mangangalakal na maaaring makipagnegosasyon sa amin para sa butil. Si Cheng Delay, Zhang Fei, at Zilong ay naglalakad. Ipinahayag ni Cheng Delay ang kanyang interes sa Yangzhou, sinasabing ito ay naging isang maunlad na lugar sa loob ng libu-libong taon at pangarap ng maraming mahuhusay na Makata. Inihalin tulad niya ang umaagos na tubig sa ilalim ng maliit na tulay sa kagandahan ng isang babae. Habang naglalakad, ibinahagi ni Cheng Delay na alam niya na ang Thousand Boat City ay hindi ang pinakamayamang lungsod sa Yangzhou. Iniisip niya kung ano ang kabisera ng prefecture ng Yangzhou. Sumagot si Zilong na ang lugar ay kilala hindi lamang para sa mayamang kulturang panitikan kundi pati na rin bilang sentro ng mga bihira at dekalidad na armas, na mahirap matagpuan sa ibang bahagi ng mundo. Naakit, tinawag ni Cheng Delay ang kanyang sistema upang magbigay ng impormasyon tungkol sa lungsod ng Yangzhou. Ibinahagi ng sistema na ang Yangzhou ay talagang naging pugad ng talento, binanggit ang iba't ibang mahuhusay na individual, kabilang ang mga may mahusay na asal, kilalang pintor, bihasang mananahi, natatanging matchmaker, mahuhusay na tagaputol ng kahoy, at bihasang manghuhula. Napagtanto ni Cheng Delay na ang bilang ng mga pambihirang talento ay tila bihira sa milyon-milyong karaniwang tao. Samantala, napukaw ang pansin ni Zilong sa isang bagay na kanilang nakita habang naglalakad. Kaya't nagpakita siya ng pagkamausisa sa kanyang mukha. Habang nag-iisip pa si Cheng Delay tungkol sa sitwasyon, ang Nayon ay mayroon na ngayong apat na tao na may maalamat na potensyal. Naramdaman niya ang pag-asa sa hinaharap, naniniwalang ang mga bagay ay patungo sa magandang direksyon. Sa gitna ng kanyang pagninilay, biglang inihayag ng isang tao na ikalimampung kaarawan ni Wu Chanji, ang may-ari ng Golden Dragon Security Company. Bilang pagdiriwang, nag-organisa ang kumpanya ng isang 10 araw na kaganapan na kilala bilang Golden Ring. Ang layunin ng kaganapang ito ay palakasin ang reputasyon ng Yang Golden Security Company at magdaos ng isang pagdiriwang kung saan inimbitahan ang mga individual mula sa mundo ng negosyo. Dagdag pa niya na anuman ang kalabasan ng mga pagtatanghal sa kaganapan, magkakaroon ng gantimpala na 1 o 2 bayad para sa lahat ng mga kalahok na magpapakita sa entablado. Ipinaalam ng tagapagbalita sa mga tao na kung makaligtas sila sa 10 laban laban sa Ring Guardian, bibigyan sila ng pagpasok bilang bisita sa Golden Dragon Security Company. Bukod dito, ang nagwaging hamon ay gagantimpalaan ng 200 tail ng Snowflake Silver. Isang tao sa karamihan ang nagsabi na ang Ring Keeper ay ang kanilang punong security guard na si Luo Yinshan, at nagtataka kung sino ang maaaring makatalo sa kanya. Sa matinding labanan sa loob ng ring, si Luo Yinshan, tulad ng binanggit ng tao sa karamihan, ay nagbigay ng malakas na suntok sa mukha ng kanyang kalaban. Mahigpit niyang hinawakan ang palso ng lalaki at naglagay ng napakalakas na puwersa na nabali ang mga kamay nito, na naging sanhi ng pagsusuka ng dugo at pagkawala ng malay. Habang nagaganap ang laban sa ring, isa pang tao ang nagsabi na kilala si Luo Yinshan bilang Iron Claw Eagle. Sa kanyang Iron Whip, pinamunuan niya ang mundo ng negosyo sa loob ng maraming taon nang hindi nawawala ng bodyguard. Sa pagkarinig nito, may nagsuggest na pabagsakin siya at gamitin ang ipinangakong gantimpala upang gamutin ang kanyang mga sugat. Si Yinshan, nakakapanalo lang sa laban, ay nagsalita sa mga tao, binibigyang diin ang panganib ng ring at iniimbitahan ang mga may tunay na talento na hamunin siya. Sa gayon ay nagtatag ng pagkakaibigan sa pamamagitan ng martial arts. May determinasyon, binalaan niya ang mga walang kakayahan na iwasan ang pagpapahamak sa sarili at ang panganib na mamatay sa kanyang Iron Claw. Sinamantala ang pagkakataon, inutusan ni Cheng Delay si Zilong na pahinain ang isa sa mga braso ni Yinshan, na tinanggap ni Zilong na may ngiti. Si Zhang Fei, na tumatawa ng malakas, ay nagpakita ng matibay na ekspresyon at biglang tumakbo papunta sa ring area upang labanan si Yinshan. Ikinagulat ni Cheng Delay na tinawag si Zhang Fei sa takot. Mahigpit na tinanong ni Yinshan ang mga layunin ni Zhang Fei,
Kinakritisize ang kanyang walang ingat na pag-uugali at binibigyang diin na ang ring ay para sa martial arts na kaganapan, hindi isang plataforma upang manakit ng iba. Hindi pinansin ni Zhang Fei ang mga alalahanin ni Yin Shan at ipinahayag ang kanyang pagkasabik na lumaban. Buong kumpiyansa niyang ipinahayag na siya ang magiging guru ni Yin Shan at ipapakita ang tunay na diwa ng martial arts. Hinamon ni Yin Shan si Zhang Fei na pumili sa pagitan ng pakikipaglaban gamit ang kamao at sipa o paggamit ng sandata. Itinuro niya ang mga sandata na nasa malapit, partikular na binanggit ang iron lasso na pinili niya bilang kanyang sandata. Kinuha ni Zhang Fei ang isang sibat mula sa lugar ng mga sandata at sumugod kay Yin Shan, inilunsad ang mabilis na pag-atake. Gayunpaman, mabilis na kumilos si Yin Shan gamit ang kanyang iron lasso upang harangan ang pag-atake ni Zhang Fei. Habang nagaganap ang laban, si Yin Shan, na humanga sa mabangis na teknik ni Zhang Fei sa sibat, ay nagngit-ngit habang tumalon patagilid upang iwasan ang sibat. Ang pag-atake ni Zhang Fei ay nag-iwan ng epekto sa lupa ng battle ring na nagdulot ng butas. Sinundan ni Zhang Fei ng isa pang hampas na nag-iwan kay Yin Shan na hindi makaposisyon ng maayos habang sinusubukan niyang iwasan ang pag-atake. Si Yin Shan, na nahihirapang iwasan ang walang tigil na pag-atake ni Zhang Fei, ay nag-isip na ang unang dalawang galaw ay may napakalakas na pangalan at tinanong kung ano ang pangalan ng ikatlong galaw. Habang lalo niyang ninunguya ang kanyang ngipin, na nakatuon lamang sa pagdepensa laban kay Zhang Fei. Pinanood ni Cheng Delay ang matinding laban sa battle ring at ipinahayag ang kanyang paghanga sa kakayahan ni Zhang Fei, napansin kung paano niya naitulak ang kanyang kalaban sa sukdulan. Napansin ni Cheng Delay ang kamanghamanghang pag-unlad ni Zhang Fei at hindi mapigil ang humanga. Sa kabila ng kaunting panahon na mayroon siya upang matutunan ang tatlong kamay na teknik ng sibat, nagawa ni Zhang Fei na umangat ng napakabilis. Nang si Zhang Fei ay malapit ng umatake, nakahanap si Yin Shan ng pagkakataon at nagbigay ng isang suntok kai Zhang Fei. Nagkomento si Zilong tungkol kay Yin Shan, sinasabing napilitan niya si Zhang Fei na kumuha ng mas kaunti sa tatlong hakbang, napansin na hindi na magagamit ni Zhang Fei ang kanyang sibat. Nagawa ni Yin Shan na mahawakan ang sibat ni Zhang Fei, na nag-iwan kay Zhang Fei na hindi magamit ng epektibo ang kanyang mga galaw. Napagtanto ni Zhang Fei ang kanyang kawalan. Samantala, si Yin Shan, na nagpapakita ng masamang ngiti, ay kumuha ng nakatagong kutsilyo mula sa kanyang iron lasso at naglayong saksakin si Zhang Fei. Gayunpaman, bago maibigay ni Yin Shan ang nakamamatay na suntok, nakiisa si Zilong. Sa mabilis at malakas na teknik, tumalon si Zilong sa battle ring, pinaghiwalay sina Yin Shan at Zhang Fei at nagdulot ng ulap ng alikabok. Buong kumpiyansa na nagsalita si Zilong, sinasabihan si Zhang Fei na maaari niyang panuorin ang laban at tinitiyak sa kanya na haharapin niya si Yin Shan habang nakangiti. Sa pagdating ni Zilong, ang mga tao, lalo na ang mga babae, ay nabighani sa kanyang karisma. Nag-cheer sila para sa kanya, ipinapahayag ang kanilang paghanga at natagpuan siyang napakagwapo. Sa isang bahagi ng lungsod ng Yangzhou, naganap ang labanan sa pagitan ni Zilong at Yin Shan. Si Zilong ang humarap kay Yin Shan sa isang matinding sagupaan. Nagulat si Yin Shan sa paglitaw ni Zilong at nagtaka kung saan ito nang galing. Ikinumpara niya si Zilong kay Zhang Fei, napansin ang kanilang magkatulad na kakayahan. Kahit na bata pa si Zilong, pinatawad siya ni Yin Shan ngunit inutusan siyang lisanin ang battle ring. Nagdiwang ang mga tao bilang tugon. Humarap si Zilong kay Yin Shan, seryoso ang mukha, at tinanong kung balak ba nitong kunin ang buhay ni Zhang Fei. Hindi pinansin ni Yin Shan ang kanyang pag-aalala, sinasabing si Zhang Fei ay isang taong may delusyon at walang tunay na kakayahan. Ipinahayag niya ang layunin na turuan ng leksyon si Zhang Fei at binalaan pa na kukunin ang isa sa kanyang mga mata upang malaman nito ang kanyang limitasyon. Hindi umatras si Zilong at ipinahayag na gagawa lamang siya ng isang galaw. Kung makakayanan ni Yin Shan ang atake at mabubuhay, patatawarin niya ito. Biglang ipinakita ni Zilong ang kanyang napakalakas na kapangyarihan kay Yin Shan, habang ang mga dalaga sa karamihan ay nagsigawan ng tuwa para sa kanya. Sa gitna ng mga sigawan, hinimok ni Zhang Fei si Zilong na huwag patawarin si Yin Shan at turuan ito ng leksyon. Pinalabas ni Zilong ang kanyang matinding kapangyarihan, na balot ng apoy ang kanyang katawan. At tinanong si Yin Shan kung kakayanin ba nito. Lumabas ang sistema at ipinahayag ang pagkamangha sa mga kakayahan ni Zilong.
Samantala, nag-isip si Cheng Delay tungkol sa kahalagahan ng mga alamat na martial arts at nagtaka sa mataas na combat power bonus na taglay ng mga ito. Sa battle ring, tumalon si Zilong at inatake si Yinshan sa ere, nababalutan ng apoy. Tinakpan ni Yinshan ang sarili gamit ang kanyang iron lasso at nagmakaawa, hindi makayanan ang nakakasilaw na liwanag na inilalabas ni Zilong. Ngunit pinakawalan ni Zilong ang isang makapangyarihang atake na tumupok kay Yinshan. Pagkatapos ng atake, nabalot ng usok ang battle ring, at si Yinshan ay sugatan at pinilit bumangon. Ang mga dalaga sa karamihan ay nagdiwang, naghahagis ng mga pouch ng pera sa ere at nagpapakita ng mga pusong hugis sa kanilang mga mata. Habang umaalis si Zilong sa battle arena dala ang kanyang premyo, ipinagbigay alam niya kay Cheng Delay na natapos na niya ang gawain. Nagulat siya sa dami ng mga dalagang lumalapit sa kanya. Binaha siya ng mga tanong at imbitasyon, ipinapahayag ang kanilang paghanga at interes. Ang iba ay nagtanong tungkol sa kanyang edad at estado sa buhay, habang ang iba ay nag-alok ng tsaa o inimbitahan siya sa kanilang mga tahanan. Nagsigawan at nasasabik ang mga dalaga sa pagtingin kay Zilong. Hindi sanay sa atensyon na mula si Zilong at sinubukang itulak palayo ang mga dalaga, tinatanggihan ang kanilang mga paglapit. Sinubukan ni Cheng Delay na pahupain ang sitwasyon, pinaalalahanan ng lahat na bata pa si Zilong at hindi dapat ganoon ang kanilang ginagawa. Umakto siya bilang tagapamahala ni Zilong at hinikayat ang mga dalaga na kumalma. Biro niyang sinabi na pagod na si Zilong at kailangan ng pahinga. Gayunpaman, hindi naging epektibo ang kanyang mga pagsisikap. Pinunit ni Cheng Delay ang bag at inihagis ang premyong pera sa ere, bumuhos ang mga gintong barya mula sa itaas, na ikinagulat ng mga tao sa lugar. Habang nagkakagulo ang lahat para makakuha ng kanilang parte, sinamantala ni Zilong ang kaguluhan at nakatakas sa karamihan. Labis na nakahinga ng maluwag si Cheng Delay at iminungkahi na sila ay umalis na. Pagod na pagod, sumang-ayon si Zilong na may nakasimangot na mukha. Ipinahayag ni Cheng Delay ang kanyang pagkagulat sa potensyal ni Zilong na maging isang idol. Bigla, may isang babae sa kaguluhan na napansin si Zilong. Habang sila'y naglalakad, nagsimulang lumubog ang araw, nagbibigay ng mainit na liwanag sa lungsod. Naging mausisa si Zilong tungkol sa konsepto ng idol at tinanong si Cheng Delay tungkol dito. Nahihirapan si Cheng Delay na magpaliwanag at binanggit na ang mga tulad niya ay maaaring ituring na idols. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating sila sa Yuyang Tower. Pumasok si Cheng Delay sa hotel, at isang lalaki ang lumapit sa kanya, ipinagbigay alam ang tungkol sa isang treasure debate conference. Bilang panauhin ng hotel, maaari siyang dumalo. Magalang niyang ipinaliwanag na ito ay isang pagkakataon para sa networking at pagpapalitan ng impormasyon sa mga negosyante mula sa Hilaga at Timog. Kung may interes si Cheng Delay, maaari niya itong tingnan sa gabi. Pinag-isipan ni Cheng Delay ang treasure debate conference. Binanggit na kung may oras siya, panoorin niya ito. Gayunpaman, abala siya sa gabi, depende sa oras na meron siya. Inutusan niya ang lalaki na ipaalam sa lahat ng mga lingkod na manatili sa labas at maghatid lamang ng pagkain bawat araw. Sumagot ang lalaki ng positibo ngunit nagtanong tungkol sa kakayahan ng mga tamad na kamay at paanatugunan ang pangangailangan ng mga tinitingalang panauhin. Kahit ang mga tiktik na ipinadala kanina ay unti-unting nagbalik. Si Liu Ji at ang maliit na puting lobo ay namili buong araw. Ngunit ilang mga brush at pulbus lamang mula sa Yangzhou ang binili nila. Habang sina Shenji at Gao Feibao ay naglakad-lakad at pumunta sa pub upang uminom ng alak. Napabuntong hininga si Cheng Delay habang hinahawakan ang kanyang noo, nakakaramdam ng sakit ng ulo habang iniisip ang kanyang grupo na hindi ginawa ang kanilang trabaho. Ipinagbigay alam niya sa grupo na hindi na sila lalabas upang magmanman para sa impormasyon kinabukasan. Iminungkahi niya na kumuha sila ng impormasyon mula sa mga mangangalakal sa Yuyang Tower. Dahil magiging maginhawang lugar ito para sa pagtatanong, binibigyang diin niya ang pangangailangan na mabilis na makakuha ng butil at umalis dahil kaunti na lamang ang natitirang oras nila. Pagkatapos, sa silid ni Cheng Delay kasama si Liu Ji, pinag-usapan nila ang Treasure Debate Conference. Ipinaliwanag ni Liu Ji na ito ay inorganisa ng isang mayamang negosyante na nag-imbita ng mga tao upang magtipon, uminom ng tsaa, at mag-usap. May mga mangangalakal mula sa kanlura na nagbebenta ng mga exotic na babae, damit, at mga bagong bagay.
Ipinahayag ni Cheng Delay ang kanyang interes at sinabing sulit itong bisitahin. Binago ni Liu Ji ang paksa at iminungkahi na maghugas ng mukha at magpahinga si Cheng Delay dahil tiyak na pagod siya mula sa biyahe. Binanggit niya na kumuha siya ng mainit na tubig para sa kanya. Bago pa niya matapos ang pangungusap, bumukas ang pintuan ng silid at pumasok si Su Ying na may dalang isa pang palayok ng mainit na tubig. Nagulat si Su Ying at inusenteng umiti si Cheng Delay sa kanya at tinanong kung bakit siya may dalang tubig. May pang-iinis na sinabi ni Su Ying na gusto niyang inumin ang tubig. Sumali si Liu Ji sa pang-aasar, binanggit ang malaking tiyan ni Su Ying sa mapaglarong tono. Tinanong ni Su Ying kung dumating ba siya sa hindi tamang oras, at panyanatag siya ni Liu Ji, sinasabing matagal na mula nang may ginawa silang magkasama. Naging alanganin ang atmosfera sa silid. Ngunit nagawang mapanatili ni Cheng Delay ang isang ngiti, si Su Ying ay nakaramdam ng pagkailang, habang si Liu Ji ay nakahanap ng ginhawa mula sa init ng tubig. Sa Yuyang Tower, nagaganap ang isang pagtitipo ng mga light ratty, ngunit ito ay walang iba kundi ilang pagpupulong upang pag-usapan ang seremonya ng tsaa, kaligrapya at pagpipinta, tula, pag-awit, at magpasaya sa kanilang mga sarili sa paraang sekswal. Isang tao ang nagmungkahi na gamitin ang taglamig bilang tema sa panahong ito ng taon. Bigla na lamang, isang tinig ng lalaki ang nakagambala sa sandali habang ipinahayag niya ang kanyang damdamin para kay Miss Wan sa pamamagitan ng isang magandang tula na kanyang ginawa. Tila natuwa si Miss Wan at sinabi sa lalaki na nagngangalang Prince Tang na siya ay isang talentadong makata. Nagpalitan sila ng mga papuri habang sinabi ni Prince Tang na ang mga tula sa mundo ay hindi maikukumpara sa kagandahan ni Miss Wan. Nagsimula silang maging mas mapang-akit sa isa't isa nang biglang ihiga ni Prince Tang si Miss Wan at tinanong kung ano ang lasa ng kulay ng kanyang lipstick sa kanyang mga labi. Habang sila ay malapit nang gumawa ng gawain, biglang narinig ang mga yabag sa labas. At nagulat si Prince Tang na may dalawang lalaki na nanunood sa kanila. Ipinakilala ni Zhang Fei ang kanilang mga sarili bilang mga bisita rin sa bahay. Narinig nila ang tungkol sa pagtitipon, kaya nagpa siya silang dumalaw at sumulat ng tula kasama ang kanilang kaibigan. Nalito si Prince Tang kung saan nagmula ang dalawang taong ito. Una niyang inakala na maaaring narinig nila ang tunog ng awit sa ikalawang palapag, kaya nais nilang umakyat upang sumilip sa babaeng tumutugtog. Habang sinusubukan ni Prince Tang na magbigay ng conclusion, naisip din niya na ang alak ay nainom na, ang awit na kanilang pinakinggan ay tapos na rin, at ang mood ay nawala na. Nagpa siya siyang humanap ng kasiyahan kasama ang dalawang tao. Tinanong ni Prince Tang kung marunong silang sumulat ng tula. Sumagot si Gao Feibao na mayroon silang kaunting kaalaman tungkol dito. Sumali si Miss Wan sa usapan at nagmungkahi na bigyan sila ng panulat at tinta upang humanga sa obra maestra ng dalawa. Sumang-ayon si Prince Tang sa ideya at inihanda sila. Nagboluntaryo pa siyang ajiling ang tinta para sa kanila upang kanyang mapahalagahan ang kanilang kakayahan sa panitikan. Dagdag pa niya na kung ito ay isang tula o liriko na aawitin ni Miss Wan, tiyak na magiging sensasyon ito sa lungsod bukas. Pakiramdam ni na Zhang Fei at Gao Feibao na sila ay hahatulan na, dahil iniisip ng mga tao sa paligid nila na sila ay minamaliit. Sila ay determinado at nangako sa kanilang mga sarili na magsusulat ng isang tula na magpapagulat sa mga tao sa paligid nila at magbibigay sa kanila ng malaking kahihiyan. Mukhang kumpiyansa sila dahil marami silang nabasang libro sa kanilang bakanteng oras. At sa araw na yon, gagamitin nila ang kaalaman kahit na tuluyang mawala ang kanilang isipan. Biglang tumayo si Zhang Fei at inanunsyo na sila ay naging pabaya at nagambala ang kanilang kasiyahan. Nagsimula siyang tumakbo palabas habang humihingi ng tawad sa lahat, iniisip na naging bastos sila sa kanila. Sinabi ni Prince Tang kay Zhang Fei na huwag tumakbo at tinanong kung talagang nais na niyang umalis agad. Sinabi niya na baka sila ay mga bandido. Sumagot si Zhang Fei na siya at si Gao Feibao ay masyadong walang pinag-aralan upang gawin yon. Dagdag pa niya na sigurado siyang ang kanilang prinsipe ang makakasulat nito pagdating niya. Nag-alinlangan si Prince Tang sa sagot ni Zhang Fei at tinanong kung talaga bang tinawag niya ang kanyang prinsipe at kung hindi ba siya tatakas. Habang sasagutin na ni Zhang Fei ang pagdududa ni Prince Tang, siya ay itinulak palabas at sinabihang umalis mag-isa. Hindi sila maniniwala na ang mga tagahilaga na barbaro ay makakasulat ng mga tula. Nasa labas na si Zhang Fei nang tawagin niya ang kanyang prinsipe.
si Cheng Delay na mabilis na pumunta dahil may masamang nangyari. Tinanong ni Cheng Delay kung tungkol saan ito, at sinabi ni Zhang Fei na ang mga tao sa loob ay hindi sila pinapayagang umalis. Samantala, sa pagtitipon, kasama ni Prince Tang si Gao Fei Bao at sinabi sa kanya na kung tumakbo si Zhang Fei, siya mismo ang magdadala sa kanya sa hukom. Ipinaalala ni Prince Tang kung ano ang kaya niyang gawin, dahil isang mensahe lamang mula sa kanya sa pinuno ng lungsod ay maaaring humantong sa kanyang kamatayan. Bumalik si Zhang Fei kasama si Cheng Delay, na nagtanong sa lahat kung ito ba ang pagtitipon ng mga light ratty. Ipinahayag niya ang kanyang interes at sinabing ailalaan niya ang araw na ito upang ipakita kung ano ang kanyang kakayahan. Binati siya ni Prince Tang upang ajiling ang tinta, iniisip na si Cheng Delay ay puro salita lamang. Habang hawak ni Cheng Delay ang tinta, tinanong siya ni Prince Tang kung magsusulat ba siya o hindi, dahil tumatagal bago magsimula si Cheng Delay. Sinimulan siyang tuyain ni Prince Tang at ikinumpara siya sa kanyang mga tauhan na walang maisip. Ngunit sa isipan ni Cheng Delay, sinusubukan lamang niyang magdesisyon kung aling tula ang kanyang kakopyahin. Ang kanyang mga pagpipilian ay isang tula ng Tang, isang tula ng Song, o isang tula ng Yuan. Sobrang dami niya sa kanyang bol. Sinimulan ni Cheng Delay ang pagsusulat, at sinubukang istorbohin siya ni Prince Tang, tinanong kung ang kanyang sulat kamay ay hindi itinuro ng isang guro, at lubos na sumang-ayon si Cheng Delay. Hindi makapaniwala si Prince Tang sa kanyang nakita habang lumilikha si Cheng Delay ng isang obra maestra. Pagtingin sa Great Wall at lampas pa, wala nang natira kundi isang malawak na kalawakan, taas-baba ang dakilang ilog, pagkawala ng kababalaghan. Nagtatalo si Prince Tang sa kanyang isipan, sinasabing tanging kapag naramdaman niya ang mga bundok sa kanyang dibdib ay magkakaroon siya ng mga bundok sa kanyang mga tula. Ang bundok ay sinayaw ng mga pilak na ahas, ang kapatagan ay nilakera ng mga wax na elepante, humaharap sa langit sa tangkad. Nagulat si Prince Tang sa kanyang nasaksihan. Naging curious siya sa puso ni Cheng Delay habang nagsusulat ng ganoong kahangahangang tula. Para bang may malaking bundok na nakalagay dito. Lahat ng nasa gusali ay humanga habang nasaksihan ang gawa ni Cheng Delay. Sa maaraw na araw, tingnan ang kaakit-akit na pulang damit. Ang mga ilog at bundok ay maganda, at nakakaakit ng maraming bayani upang umakyat dito. Huminto si Cheng Delay sa kanyang gawa habang napagtanto na ang susunod na bahagi ay hindi niya maaaring isulat. Ang mga sumusunod ay ang Qin Emperor, ang Han Emperor, ang Tang Emperor, at ang Song Emperor. Walang ganoong bagay na Tang Emperor o Song Emperor sa mundong ito. Binanggit din ni Cheng Delay ang karagdagang henerasyon ng talento. Nakupya niya ang maling mga gawa at nakaramdam ng kahihiyan. Nagdesisyon si Cheng Delay na kopyahin ang isa pang tula na hindi maaaring kopyahin at i-edit ito upang hindi masyadong nakakahiya na isulat muli. Nagtataka si Prince Tang kung bakit tumigil sa pagsusulat si Cheng Delay, ngunit sa halip na tanungin siya. Direkta niyang sinabi na sapat na yon. Tumingin si Cheng Delay kay Prince Tang at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin nang sabihin niyang sapat na yon. Nilinaw ni Prince Tang na ang itaas na bahagi ay sapat na upang gulat ang buong Jiangnan, at ang buong piraso ay magpapagulat din sa mundo, kaya mas mabuting tumigil na. Tinanong ni Cheng Delay si Prince Tang kung malinaw na ba sila na maaari na silang umalis, at lubos na sumang-ayon si Prince Tang. Ipinahayag ni Prince Tang ang kanyang paghanga sa gawa ni Cheng Delay habang sila ay papaalis na. Habang sila ay umalis, nagulat si Prince Tang nang hindi na niya makita ang tula. Nagalit si Prince Tang dahil isa sa mga tao sa pagtitipon ay itinago ang tula na ginawa ni Cheng Delay.